Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigpit ang panawagan ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kasapi ng Southeast Asian Nations na isapinal na ang South China Sea Code of Conduct. Sinabi ito ni Marcos Jr. habang dumadalo sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Ayon sa Pangulo, mahalagang pag-usapan ng Southeast Asian leaders ang issue, lalo't umiinit ang tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. Tinukoy nito na ilang taon nang pinag-uusapan ang dokumento at hanggang ngayon ay wala pang nabubuong kasunduan. Iimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang unauthorized fund transfers na nakaapekto sa ilang GCash accounts. Sinabi ni BSP Deputy Governor for the Payments and Currency Management Sector, Mamerto Tangonan, na mahalagang alamin ang naging ugat ng problema upang makagawa rin sila ng kaukulang hakbang ukol dito. Ayon sa ilang GCash users na transfer ang kanilang pera sa accounts na nasa ilalim ng Asia United Bank at East-West Banking Corporation, nakikipag-ugnayan na ang BSP sa ibang mga bangko upang hindi maulit ang ganitong pangyayari. Tinatayang nasa 95 million SIM cards ang nakarehistro. Base ito sa pinakahuling datos mula sa National Telecommunications Commission o NTC. Ayon sa NTC, ang naturang bilang ay kumakatawan sa 56% sa kabuuang 169 million telco subscribers sa buong bansa. Pinakamalaking bilang pa rin ng registrants ang mula sa Smart Communication na umaabot sa higit 44 million, kasunod ng Globe na nasa 43 million at ang Dito Telecommunity ay mayroong 6.3 million. Matapos masugatan sa engkwentro sa Carmen Surigao del Sur noong isang buwan, nagpa siyang magbaba ng armas ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa Caracal, Surigao del Sur. Kinilala ang sumuko na si Jonas Maayo Angeles, miyembro ng Centro de Gravidad 16 sa ilalim ng Weekend Guerrilla Front 30 Northeastern Mindanao Regional Committee ng Communist Terrorist Group. Kasamang isinuko ni Angeles ang kanyang baril at mga bala. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.